maganda nga po sa inyo mga Recopips. Pupunta lang tayo ng Rosario. I-deliver na natin yung frame bag na ginagawa. Special sa akin to dahil mini velo. Pagdating pa naman sa plastic bike nagagandaan ako sa forma dahil nga vintage, diba? Saka maganda yung dating sa mga hindi nakakalam ng binibelo, ang itsura niya para siyang racer na pinaliit, ganun, para siyang road bike na pinaliit, ganun yung itsura ng minibelo. Malapit na naman to. Pupunta na tayo ng Rosario dahil yung may-ari ng bag taga Pasig. Approaching nasa Marik na tayo. Itong hapon, medyo traffic pa dito sa junction. Stop! Go na, go! Nakalusot na tayo sa junction. Nasa Ortigas extension tayo. Approaching Robinson Gaintap. Bigar kung tawagin. Dire-diretso na tayo. Approaching sa Pambuli Bridge. Ayan, dito sa may Kainta. Boundary ng Pasig at Kainta na to. Pero yung SM Metro East, yung dating Ever, nakalang po Kainta to eh. Ay, Pasig. Pag nasa right side ka, Kainta. Pag nasa kaliwa ka, Pasig. Ganyan din yung naging issue dito sa Santa Lucia eh. Pinag-aawayan yan dati ng Pasig-Kainta. So kanina mapupunta yung tax. SM East na tayo. Approaching St. Joseph. Siguro mga nag-long ride. Nauna, St. Joseph. Parang hindi nakikita ko mga siklista. Siguro malayo pinanggalingan nito. Or dadayo ng Rizal. Sige, Repo Pips. Mamaya na ulit. Approaching De Castro, Pasig. Ayan, malapit-lapit na. Tatawid na tayo ng Genesis Bridge. Tapos, buka tayo ng tramo. Ayan, sorry ba?
kahapon pala, takot ako doon sa akin yung tumating motor sa akin. Titig na titig, akala ko na yung tinititig. Dahil itong action cam ko, naka-mon sa handlebar. Nahalata ko na lang, wala mari. Hanggang si Bana Kenta, hindi tumihiwalay. Tatanong tungkol ko sa frame pop ko. Sabi niya, frame pop lang ang ano, pakay niya. Hi Pons, approaching. Maaawon na tayo sa Janice Bridge. Hindi naman ganong mainit. Hairy naman, hairy. Kaya mo kailangan, doble ingat pa rin, di ba? Pag alam mo na, pag alam mo na may kasabay ka, sa malaking truck o malaking sasakyan, na aawon sa kulay, na maunahin mo muna sila bago ikaw, kasi maliit ka eh, hindi ka nila makikita. Yan, mga safety tips para sa mga nagbibisikleta. Bike to work. Approaching Pasig Tramo. Kunti na lang, nasa Jollibee na tayo, Rosario. Doon yung meet-up namin eh. Simbahan ng Rosario, kadadaan lang natin. Konti-konti na lang, tanawin na natin yung Jollibee. Dito na tayo. Sana nandun na siya. Hanggang dito na lang muna tayo mga Repabibs. Mamaya, kung pwede siyang makunan, tumunan natin siya ng video. Mamaya na lang ulit. Wala pa siya, hintayin na lang natin. Dito na tayo mismo sa Jollibee Rosario. Tuwan-tuwa yung nagpagawa sa akin ng frame bag dahil gumagay ito sa inibelo niya yung bag. Actually, yung kulay na hinahanap talaga niya, yung kulay ng balat na pambrooks. Sabi ko, may hirapan tayo maghanap niya dahil nga, unang-una, leather, and then, may varnish ang top coat noon. Yun. Pero kung, makahanap ng ganung kulay, pero leather. Hindi siya Cordura Fabric, hindi siya ripstop, hindi mga ganon. Sa leather tayo makakuha. Eh kasi pagdating sa leather, baka hindi na kayanin yung makina ko na tahiin. Yun. Pero buti na lang, nagustuhan nyo yung gawa ko dahil nga,
una-una siyempre, ang task ko naman kung sasabihin ko. Dahil nga maganda eh, dalgawa ko. Pulido lang, kumbaga, solid. Solid yung gawa. Hindi tinipid sa materials. Ayun. Dahil ako, pag alam ko yung bag na gagawin ko, hindi ako kontento sa kapal. Dadagdagan ko pa para mas maganda. Yun ang aking tatak. Tatak Bike Pinas. Masyado ko pinapromote yung bago. Pero sa mga nakakilala sa akin, kilala na ninyo yung mga nagpagawa talaga. Kilala na ninyo kung paano yung pulidong gawa ko. Salamat sa mga nagpagawa. And God bless na rin kay Ama na tuloy-tuloy pa rin yung support at biyaya binigay sa akin. Kahit paano eh, may panggasas tayo araw-araw. Siyempre, sa totoo lang yun, nagagalit nga misis kayo, basta nakatutok ako sa makina ko at may ginagawa ko. Hindi ako kinakausap ng misis kayo dahil gusto ko lumabas ang maganda sa pagkakayari ng bago ko. Yun. Approaching tayo, Genis ha. Umaahon na tayo. Pauwi na tayo ng bahay. Tatay mo ng Pops. Saan lang punta mo? Wala kang kasama? Bakit? Uy, gusto mo bumati ka muna. Shout out. Kasama na vlog. Shoutout po kay Ashley Valentino. Mamabitak po kami sa ano Friday. Friday? Pwede na ba pumunta doon? Pwede na. Wala nang checkpoint? Ayun lang, strict po. Okay. Kapataan ngayon, nabibili na sa bisikleta. Na maganda na yun. Eh, bukod na nabubuksos nila sa mga masamang bisyo, mas maganda na yung bisikleta. Gawin nilang libangan. Roching de Castro. Salamat ka pala sa... Uy, tara. Unahin muna natin yan. Yung mga ganyang klase truck. Hindi mo kailangan sa bayan. Unahin mo muna sila. Hindi naman natin kailangan magpadali eh. Yan. Ang importante ay makauwi tayo ng maayos at ligtas. Wala naman tayo na habol na ulo. Na oras. Yan. Shoutout pala sa mga kaibigan natin sa YouTube. Wala sa Singapore, Middle East, America, New Zealand, UK. Ayan. Na hindi kayo nagsasawang manood sa akin. Ang laki na itong mga nakaraan, hindi ako ganun nakapag-upload ng maayos dahil naging busy tayo. Tapos kahapon, nag-upload sana ako ng video. Nagkaroon naman ako ng copyright claim tungkol sa kanta.
kaya binaro ka ulit. And sana mamaya i-re-upload ko, okay na siya. And salamat sa inyo mga kaibigan natin sa YouTube. Yan, kilala naman ninyo kung sino kayo. At sa mga hindi ko napapanood, para hindi ko makaligtaan, kung meron tayo sa Facebook, i-send na lang ninyo mismo sa Messenger ko yung link ng video nyo. Panonorin ko na lang. Ayan, one at a time. So dami pa naman natin eh, sa lakas, dahil malakas na ang suporta sa groups. Ayan, dami na. Approaching tayo Marik and then Junction. Ayan, pauwi na tayo. Junction na tayo. Kadadaan lang kasama na tayo ng Pure World Kainta. Oops, lang may kumabing na sasakyan. Motor pala na sa loob. Yung kaibigan ko, pinakita ko yung gawa ko bag para sa Milibelo. Gusto niyang kunin, gusto niyang bilhin. Kung muna ito ibigay sa tunay yung may-ari. Ganda! So, Santo Niño. Ayan, malapit na tayo. Dito sa bayan ng Kainta, nag-fiesta dito, napakaganda. Ayan, mayroon dito pakain na bibingka. Ayan, may nagluluto dito bibingka na napakalaki. Kaya kumain siguro na mga 500 katao. Ganun kalaki yung bibingka na ginagawa ng mga fiesta. Eh ngayon taon eh wala muna dahil nga sa pandemic. Tsaka marami dito ang dumadayo yung mga nagtitinda sa malalayang lugar na naglalatag sa kalsada pagbistiras at saka araw ng pagstahan. Sa Laguna, ayan, yan yung mga bayan ng Kainta, ay bayan na pagpesta, hindi na akalimang tumagan yung kultura na ginagawa. So hanggang dito na lang muna kayo mga Repo Pips. Guided safely sa inyo, patihan na lang sa kalsada.